pag may tiyaga, may nilaga. Ano ba talaga yung dapat mong i-share sa mundo or sa YouTube? Halos isang taon ko tong hinintay. Ngayon, ang tagal niyang dumating. Hi guys! Welcome or welcome back to my channel. It's Jamie Casino. Nabubulal ako. It's Jamie Casino again, ang inyong binibini. And for today's video, i-share ko sa inyo yung good news na nangyari the past few days. Yes, nakita niyo naman sa thumbnail. And yes, tumahod. Sumahod na po ako sa YouTube. I'm making this vlog or this video about this today kasi I know a lot of you ay curious din and marami din sa inyo ang nagbabalak mag-start ng kanilang YouTube channel. So, ang gusto ko sana ngayon ay i-share ko kung paano ako nagsimula and ano yung mga tips na mabibigay ko sa inyo para syempre ma-maximize yung opportunities or yung chance ng sumahod ka dito sa YouTube. So, kung gusto mo malaman kung paano ako nakapag-ipon or kumita sa YouTube, just keep on watching. Okay, so nag-start lahat noong 2019. Nyo guys, noong una, sobrang hesitant ako mag-start ng YouTube channel. Bakit? Kasi unang-una, hindi ko alam para magsisimula. And that time, take note, hindi ako mahilig at marunong pang mag-makeup. Pa ako magaling mag-makeup. Kahit nga ngayon, I cannot claim na ako mismo marunong ako mag-makeup ngayon. Pero during those times, hindi ko alam kung anong content ang gagawin ko. Hindi ko alam ano yung magiging main contents ko. Hindi ko alam kung ano yung mga video ko. Hindi ko alam. As in, alam mo yung ano, yung parang sa negosyo. Kapag gusto mong magnegosyo, gustong-gusto mong magnegosyo. Pero ang dami mong naiisip, pero hindi mo alam paano sisimulan. Pero buti na lang yung best friend ko, si Leslie Castillo, na isa ding YouTuber, siya yung nag-push sa akin and sinadjust niya yung mga makeup ko, ganun. Kasi sinabi niya sa akin na along the way, matututunan ko din or malalaman ko din ano yung magiging edge ko or yung magiging competitive advantage, if that's the term, sa iba. Kasi importante yun sa YouTube eh. Kasi alam niyo, napakarami na dito sa YouTube. Maraming makeup, maraming makeup transformations, vlog, prank. Pero ang magpapa-stand out sa'yo is ikaw mismo, yung pagiging iba mo. So, ayun, nag-start ako. Inumpisahan ko mag-post ng prank. So, basically, ang sinunod ko mga video ay mga makeup tutorials. So, nag-work naman siya kasi nakilala ko ng mga tao through makeup and all. Mga vlog, ganon. A day in a life. So, ayun na nga, nung nag-come out ako as trans woman. There was a time noong 2020 na medyo depressed ako. Or parang, kumbaga, it's the phase of my life na parang down ako or quarter life basis ko yon. Ngayon, that time, unemployed ako noon. So, pag unemployed ka, syempre madami kang time. So, during that time, ayoko kasi ano eh, wala akong ginagawa. Gusto ko lagi may ginagawa ako. Ayoko nang stagnant. So, that time, naisipan kong gumawa ng male to female transformation video. Napapanood ko na to kina Gigi Esquera, kila dami sa YouTube. So, kahit ako, nung time na yun, kahit hindi ko alam kung magugustuhan ba ako ng mga tao or mamamangha ba sila sa transformation ko or may inspire ba sila sa akin, I still tried. Gumawa pa rin ako. Nag-hesitate ako for some reasons. Pero sabi ko sa sarili ko, why not i-share yung story ko sa mga tao? Kasi, I believe na makaka-inspire ako ng mga tao, lalo na sa mga trans women. So, ginawa ko tong video na to. If you're watching right now, siguro napanood mo na yun, you made the female transformation ko. And, ang masasabi ko lang, sobrang nagulat ako sa bilis ng views nito, nitong video na to. Parang sa everyday, last year everyday, nadadagdagan siya ng 20,000 to 50,000 views. And
I don't know, sobrang speechless ako dun sa kinalabasan. And super nagulat ako na nagustuhan nga ng mga tao. Ngayon, nag 1 million views na siya. Nag 1 million views na yung video na yon, video ko na yon. Nag 1 million views na yung video ko na yon, and hindi ako makapaniwala na ang pinaghirapan ko din kasi yun eh, yung video na yon. And ang gusto ko lang talaga that time is i-share yung story ko. Hindi ko iniisip yung pera or sumawat sa YouTube. Legit. Kaya totoo yung sinasabi nila na kapag gusto mo mag-YouTube, huwag mong isipin yung pera. Kasi kapag inisip mo yung pera, mas hindi siya, parang ano, kabaliktaran. Kapag hindi mo inisip yung pera, mas dadating siya sa'yo. Parang it will come when you least expect it. Ayun. So, ayun na nga. Ngayon, nagkaroon ng problema sa AdSense ko. Kasi late ako nakapag-apply ng Google AdSense. Kasi dapat pala kapag na-meet mo na yung requirement para makapaglagay ng ads, dapat i-apply mo na siya. Eh ako, hindi ko na-apply agad. So, late na lagyan ng ads yung video ko. Follow up ko yun. Ang ginawa ko is inasikaso ko na lahat. So, nagkaroon ng problema dahil ang tagal dumating nung pin ko. Nung YouTube pin ko or yung basta yung pin sa AdSense, parang password. Yun yung, ito yung pin. Yung dadalhin sa bahay nyo, tapos i-enter mo, parang password. Ngayon, ang tagal niyang dumating. Halos isang taon ko tong hinintay. Tapos, dami kong pinagtanungan ng mga YouTuber, sila Zandy Acuin, sila Jana, Rika Ferde, pero hindi siya naka-reply sa akin. Anyway, hoy, collab tayo soon. Bye soon, sis. Tsaka kay Zandy, hello, if you're watching. So, ayun, dami kong pinagtanungan, pero ang ginawa ko, nanood ako sa YouTube kung paano. So, ang nangyari, sinerge ko kung paano ka makakapag, parang email or reklamo sa YouTube or Home AdSense. So, nilagay ko doon, ang tagal ko nang hinihintay yung AdSense ko. So, ayun yung feedback ko. So, feeling ko napansin naman nila kasi the past few weeks, natanggap ko na din to. So, feeling ko effective yun. So, minsan, kailangan mo din silang kulitin na, ayun nga, isend na to. So, ayun, alam nyo, during that time na dumating to, nasa taas ako, nag-work ako, tumawag si Mami. Tapos, sabi niya, oh, nandito na yata yung sa YouTube mo. Sabi ko, tapos, bigla akong nagmadalis, bumaba. Para tignan if ito nga yun. So, pagkita ko, Google AdSense. So, parang alam mo yun, hawak-hawak ko na siya. Parang, alam ko na sa sarili ko na malaki yung chance na ito na nga yung pin. Pero hindi nagsisink in sa akin. Kasi sobrang tagal ko siyang in-expect. Tapos, binuksan ko siya and binasa ko yung pin. Saka lang ako nagtatalon. Kasi tumatalon talaga ako sa sobrang tuwa. Kasi nakita ko nila Mami, natatawa sila sa akin. Kasi nga, tumatalon ako sa sobrang saya. Na sabi ko, yes, yes. Kasi alam nyo guys, dumating din ako, ito yung point na ng buhay ko na short, parang kailangan ko talaga ng pera kasi the past few months kasi, parang 2 months ago, nagkasakit yung buong pamilya namin, nagkaroon kami ng COVID. And si Daddy, critical siya, nagka-pneumonia, lahat kami, pati yung kuya ko and yung mga anak niya. Ngayon, syempre ako bilang anak, nag-abot din ako, nagbigay ako kay Mami. Kahit nung sumahod ako, binigay ko na sa kanila. Parang hindi ko naisip yung savings ko, diba? Tapos ayun, wala, naisip ko lang na nung time kasi na yun, sabi ko kay Lord, bibigay ko na to kay Mami, ko na bahala sa savings ko kung maubos to. Tapos, ayun na nga, eto, dumating na to. So, sobrang pasasalamat ko kay Lord kasi ang tagal ko itong pinagdadasal. Pero ayun, worth it yung paghintay ko. So, dumating siya sa tamang panahon. Sa tamang panahon kasi feeling ko kapag natanggap ko to before, feeling ko nagastos ko siya sa hindi worth it na bagay or maling bagay. So, thank you Lord at natanggap ko na to. And, ayun, to give you some tips
for starting the YouTube channel or para kumita dito sa YouTube, unang-una, dapat ikaw ay masipag. Dapat ikaw ay masipag mag-film or mag-edit. Kasi alam nyo, ako, though tinulungan ako ng best friend kong mag-edit-edit or yung mga about sa YouTube, syempre ako pa rin yung nag-practice or yung nagturo sa sarili ko. Nanood ako ng mga YouTube tutorials kung paano mag-edit, paano gawin to, paano gawin yan, paano dumami yung views. Talagang ano eh, talagang pag may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Ganun yun. Ganun yung kasabihan natin. And totoo siya. Ngayon, kahit may trabaho ako, syempre naisip ko, hindi pa rin enough para sa akin. Kasi syempre, hindi lang naman ako yung sinusustentuhan ko or yung pinagbibigyan ko. Syempre, minsan, meron din ako mga binibiling mga bagay para sa family ko. So, yun, ang tip ko sa iyo, magkaroon ka ng goal and magkaroon ka ng pangarap for your content. Not just for the contents. Ang ibig ko sabihin, not just para makapag-YouTube or kumita. Dapat meron kang, i-envision mo na someday kikita ka. And anong gagawin mo dun sa kikitain mo? Kasi, makikilala yung sarili mo eh. And dun mo may isip kung ano ba talaga yung dapat mong i-share sa mundo or sa YouTube. Tulad ko, bilang trans woman, it's more on being trans woman yung mga content ko. Kasi gusto ko i-inspire yung mga kapwa ko trans woman. Hindi ko yun yung din yung purpose ko as a YouTuber or an influencer. Minsan, meron ako mga content or video sa YouTube na may copyright claim, which is, ang ibig sabihin nun, hindi ako kikita dahil may copyright. Pero dahil yung content na yun is about trans women, ipapublish ko pa rin siya. Wala na akong pakialam kung hindi ako kumita sa video na yun. Basta ang importante, mapanood siya ng mga trans women. Tulad ng Greatest Fear na POV series sa TikTok, sinare ko siya dito sa TikTok kasi yung ginawa kong yun na POV or series ay tungkol to sa mga trans women at sa mga nararanasan ng mga trans women sa Pilipinas or sa buong mundo. So, ayun. Another tip for you is don't lose hope, no? Kasi, alam mo, dumaan din ako sa time na magpo-post ako ng video. 1 view, 2 views, 10 views, ilang araw na, 50 views. 50 views lang, ganun. Pero, alam mo, a journey to a thousand miles starts with one step. Lagi mong tatandaan yun. Gawa ka lang ng gawa ng content kung ano maisip mo, and basta wala kang tinatapak ng ibang tao or pinapost na masamang bagay or bastos, basta masaya ka sa ginagawa mo, go! And through time, along the way, malalaman mo kung ano talaga yung magiging forte mo or yung magiging edge mo sa ibang YouTuber. Kasi yun yung importante. Yung makapag-inspire ka in spite of being unique. Uniqueness mo kasi yung makakapag-stand out sa'yo as a YouTuber. So, ayun. Baka mamaya iniisip mo, wala kang uniqueness, wala kang edge, wala kakaiba sa'yo. Hindi totoo yan. Alam mo, lahat tayo may kanya-kanyang experiences. Iba-iba tayo ng mga natutunan sa buhay. So, sigurado, lahat tayo, iba-iba tayo nang share dito sa YouTube. So, ano pa bang tips? Ayun, tip. Another tip, be patient lang. Be patient. And always choose to be yourself. Kasi being yourself and showing it to the people na nanonood sa YouTube mo, ay yun, dun sila matutuwa eh. Dun sila matutuwa kapag nakilala nila kung sino ka, kung ano ka, kung yung ikaw mismo. Yung, alam nyo kasi, yung mga tao, ayaw nila ng peke. Ayaw nila ng nagpe-pretend. Gusto nila yung normal, yung, alam nyo na yung sinasabi ko. So, ayun. Be yourself, always be yourself. Kasi, right people or yung mga tao na magiging market mo, magugustuhan ka nila. Tapos nga pala, kapag sasahod ka na sa YouTube, merong bagong rule si YouTube na may tax, especially kapag meron kang viewers na from US.
So, sa case ko, tinaksan nila ako, pero doon lang sa views na from US. So, ayun, nag-tax sila, pero hindi naman super ganun kalaki. Ngayon, meron kasing mga ways para sumahod ka. Pwedeng, alam ko dati, pwede Western Union. Pero sabi nila ngayon, hindi na daw pwede sa Western Union since it's pandemic. So, ngayon, in my case, ang ginawa ko, in-enter ko yung bank account ko sa YouTube Studio. Tapos, dun na sila mag-send ng bayad nila na na-tax na. So, ayun. Ayun, sana nasabi ko lahat and I hope you guys like this video. If you're an aspiring YouTuber or an influencer, don't be scared to start and huwag kang panghinaan ng loob. Kaya mo yan. And it's never too late para mag-start. Be patient, be yourself, and have faith with everything. That's all for today's video. I hope you guys like this video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa video ko, mag-subscribe ka and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka whenever I post some videos. I will see you on my next video.